Sa video na to, alamin natin ano ang pinagkaiba ng Grab Express Delivery App sa Lalamove Delivery App. Bakit maganda ang Grab Express sa Lalamove? Ano-ano ang benepisyo ng rider at customer sa paggamit ng app na ito? Lahat ng yan pagkatapos itong intro. Travel tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Good morning! Alas 9 pa lang ng umaga, napakainit na, no? Pero sana hindi ganun kainit. Tulad kahapon, medyo makulimlim. Ito na! Ito yung mga reason kung bakit maganda si Grab Express ibiyahe ngayon. Kaysa kay Lalamove. Ito, hinto muna tayo rito. Pakita ko sa inyo. Ito yung biniyahe ko kahapon, no? 30 kilometers mula Dimasalang Road hanggang New Alabang Village, dyan sa may Muntinlupa. Ito yung earnings natin, 514 pesos. Tapos nag-tip ng 100. So, kumita tayo dyan ng 615 pesos. Isang diretso lang, no? Tapos hindi ko na siya sinabayan ng Lalamove kasi bulaklak yun eh, mula Dimasalang. Kaya diniretso ko na. Takot pa ako pumasok dun eh, dahil alanganin yung village na yun eh. Hindi ako nakapag-vlog dun, may natikitan na rider. Maigpit kasi dun. Ito muna tayo habang nag-aantay ng booking. Maigpit kasi dun, pagka nagkamali ka dun, pwede kang matikitan dun sa loob ng village eh. So 500 yun pagka natikitan ka. So ngayon mag-aantay tayo ng booking. Lagyan natin ang payok to para hindi mag-overheat. Antay-antay muna tayo ng first booking natin kay Grab Express. So napansin ko dito kay Lalamove, yung mula Dimasalang sa may Maynila papuntang Imus ay 200 plus lang. Kay Grab ay nasa 500 na. So kailangan mo pa magdalawang booking kay Lalamove para maka 500 ka. Eh may kaltas pa yon. So napakaliit nga. Saka pansinin nyo itong dalawang booking na Lalamove ko kahapon. Mula Las Piñas hanggang San Juan. Dalawang booking na to ha. 409. Kung hindi yan nag-plus, hindi ko yan kukunin. Nag-plus 100. So yun ang kagandahan din kay Lalamove. Pag may nagpa-plus, yun dapat ang mga kinukuha natin. Hintayin natin mag-plus. Kasi kung walang plus yan eh, talo tayo dyan. Hindi ka tulad sa Grab. Sabi ko nga dun sa mga nakaraang video ko na nagtaas yan ng fare si Grab Express. So kung palayo ka ng palayo, palaki na ng palaki yung fare nun. Yun ang kagandahan dito eh. Kaya kuminsan wala nang nagbubok ng malalayo kasi nga napakalaki ng fare. Pero makaka-sure naman kayo na safe yung item nyo at makakarating ng maayos, no? At dito muna tayo, antay tayo ng booking natin. Tayong gas, waiting tayo. Oh, laki niya na dump truck. Share ko lang din sa inyo, no? Kagandahan pala dito sa Grab. Binigyan tayo ng Grab food. So permanent na to, no? So na-off mo naman siya, pero yung corporate, di mo siya ma-off. Itong Grab food corporate, di na-off. Tapos itong apat, na-off na. So hindi ka makatanggap ng booking dyan pag in-off mo yung apat na yan. Ito, naglalamove muna tayo. Kumuha muna tayo ng 9 kilometers sa halagang 140. Nag-add siya ng 47 pesos eh. So i-ano na natin to. Complete na natin. Kasi na-deliver na natin. Sobrang init kasi ngayon. Ang hirap magbabad ng device sa ano? Helmet. Baka ikasira ng device natin. So ngayon, mag-open na tayo ng Grab. Kasi hindi rin ako mag-
Kasi hindi rin ako nag tetenga ng matagal eh. Pag walang booking kay Grab, talagang ino-open ko yung lalawag. Naghahanap ako ng magandang biyahe. So ngayon, hintay tayo dito kay Grab ngayon. Saka lagyan natin ng ano to, ng cellphone natin. Para hindi direkta yung araw sa device natin, no? Para hindi guys ika-overheat. So yun yung kakasira ng mga natin. Saka itong camera natin, tatanggal-tanggalin ko rin para palipat muna tayo. Tatanggal-tanggalin ko rin para hindi mag-overheat pagka sobrang tindi kasi ng init eh. O, tingnan nyo. Trick na trick ang araw. Nasa 40 degrees na yata ang init ngayon. So yun yung iano natin, i-vlog natin yung mga benepisyo ni Grab. Kung bakit Grab ang magandang ibiyahe ngayon. Ngayon tag-init. So kagandaan na ito kay Grab lalo na sa mga rider. Eh yung mataas na pair, lalo na kung palayo ka ng palayo. Palayo ng palayo, pataas ang pair. So dito muna tayo, pahinga muna tayo dito. Pataas ng pair. So siyempre mas maganda sa rider yun, mataas ang pair. At hindi lang mataas ang pair, kada babiyahe ka, kakaroon siya ng face recognition. So di ka makakabiyahe hanggat hindi ka nagpipicture, hindi ka nagsiselfie. 2.5 kilometers na lang ang pickup na ito. Saka updated yung mapa niya, no? Hindi ka basta-basta makakapasok sa one way, sa mga close na daan. Hindi ka tulad kilala mo na hindi na-update yung mapa. Kaya hindi mo alam, close na yung daan, papadaanin ka pa rin doon. Hindi lang Grab Express ang service type na makukuha natin kung biyahe kayo ng biyahe. No? Pwede kayong bigyan ng Grab Food, Grab Mart, Grab Corporate. Kung makikitaan kayo ni Grab na maganda yung mga binabiyahe nyo. At syempre maganda yung ratings nyo. So doon babase si Grab kung bibigyan kayo ng food. Pero for now, kung bago pa lang kayo, express ang makukupuntahan nyo. Yun ang may bibiyahe nyo muna. So pumunta naman tayo dun sa may mga customer. Ano ba may benefits ng customer dito kay Grab? Syempre kung may face selfie recognition si Grab, iwas yung benta account. Hindi katulad ni Lalamove na kahit sino pwedeng gumamit ng account, no? Ayun, dito nga pala tayo sa Geneva Garden. Dito sa banda sa may Fairview. So kung walang benta account, may iwasan natin yung mga unauthorized na gumamit ng account dahil nga may face recognition. Ngayon kung ibang face yung sinelfie mo, no? Siyempre, mababan ka. Yun ang autoban kay Grab. Ewan ko lang kailangan mo kung magkakaroon din ng ganun. Ang alam ko, magkakaroon din yata siya ng ganun eh. Face recognition. Face selfie. So, kung magkaroon siya ng ganun, mas maganda. Dahil may iwasan yung mga benta account. Unauthorized group na account. O may iwasan natin yung mga scam. Na nang-scam yung mga rider. Dahil nga, siyempre, alam nila, hindi naman sila yung nasa account eh. So yun yung isa sa mabibenefits ni customer kay Grab na maiwasan yung scam. Saka kung may scam man kayo ni rider kay Grab, complain nyo lang kay Grab. At magre-response ka agad yan. Ibabalik nyo yung mga na-scam sa inyo kung legit na na-scam kayo. Saka pwedeng makulong yung rider. Dahil nga dito, nagpapasa ng NBI drug test. Meron siyang ganun eh. Kaya may iwasan natin yung mga ganun na notarize. So yun yung mga makukuha nating benepisyo kung magiging rider tayo ni Grab Express. Pero ang priority nila ngayon kasi ay MoveIt. Yun ang priority nilang mga pumasok ang rider. Tingin ko close pa ang Express eh, saka mga Grab Food. So i-comment nyo lang sa baba yung mga tanong nyo, kung paano, kung bakit. Dahil sobrang init na eh. Comment nyo lang sa baba, sasagutin natin yan.
So ayun, siguro ay ganito na lang tong vlog natin. Aanap muna tayo ng booking kay Grab. At kita-kits tayo ulit sa next video. Yun lang. Thank you.